Good morning mga kabahay. Ngayong araw nga pala gagawin na natin itong cabinet natin sa ibaba, no? Yung ating base cabinet. Naikasana natin itong hamba. Yan, tapos nilagay ko na rin itong mga partition. Itong partition na to para ito sa drawer. Dito sa gitna natin lalagay yung tatlong drawer tapos pinto doon sa magkabilaan. Yan, tapos mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito o paano ito install. Ito yung gagamitin nating drawer slide o yung full extension ball bearing drawer slide. Gagawa tayo ng tutorial paano mag-install nito. Yung mga pinto nga pala nito, nagawa ko na. Tapos, ilalagay na lang kung silindyas, tapos pwede na natin isalpa. Tapos yung mga drawer, gagawin natin. Ayan, so ito yung mga pinto na nagawa na natin kanina, no? Ayan. Tapos ito yung mga gagamitin nating concealed hinges, yung C1. Ayan, yung full overlay. So ngayon, install na lang natin itong mga, gagawa muna tayo ng butas para ma-install natin yung mga concealed hinges natin. Tapos pwede na nating install yung mga pinto natin doon sa ibaba. Tapos panghuli natin ilalagay yung drawer. Meron na nga pala akong tutorial about dito sa paano maglagay ng concealed hinges. Kung gusto nyo matutunan yun, hanapin nyo na lang yung videos ko na yun. Meron na tayo nun. Kaya hindi ko na ituturo sa video na ito. Yan. So, bali nakat na natin yung mga parts ng drawer natin, no? Ayan. Tapos, yung pinakasahig niya, ito, yung sa, o yung pinaka-floor niya, is itong 1/4 na marine plywood lang para medyo magaan. Kung mapapansin, kung nakita nyo kanina, kung mapapansin nyo, meron tayong groove dito. Katulad ng makikita nyo kanina, pinadaanan natin to sa ating homemade table saw. Ayan. Meron siyang lalim na mahigit 1/4, mga 5/16 ng lalim. Tapos, siyempre, yung kapal naman ng kanyang groove is
sakto sa plywood. Tulad niyan. Sakto-sakto yan. So mamaya, pagka in-assemble natin yan, bali, ganito ang forma niyan. Yan. Assemblein natin siya ng ganyan. Tapos, naka-stick well yan. Tapos, lalagyan natin ng stick well yung mga groove. Bago natin, ipapasok ito. At pag nakapasok na ito, ilalagay natin itong takip niya sa likod. Ito na yung magsisilbing lock niya. Dahil doon sa groove, papasok na yung plywood natin. Tapos, naka-stick well pa siya. So, assemblein na natin to. So ayan, bali natapos na natin yung tatlong drawer natin, ano? Ayan. Nakapasok siya sa loob, kaya siguradong matibay yan. Tapos, ito yung ilalim niya. Gusto nyo pang ng extra tibay pa dito, kung gusto nyo pa ng extra tibay dito, pwede nyo pa siyang lagyan dito ng liston sa gitna. Yan yung option, kaya yung sukat nito ay kasing sukat ng liston, mas mababa pa sa liston. 1/2 by 3/4. Pwede dito. Nalagyan ng support. Bukas gagawin pa natin ito ng face frame. Yung face frame, yun yung pinaka cover niya sa harap. Ito pa lang yung pinaka ano niya. Ito pa lang yung pinaka drawer niya sa loob. Tapos meron pa siyang face frame, yung pinaka takip niya. Doon naman ilalagay yung handle. Doon sa harap. So bali na-install na natin lahat ng pinto natin, ano? Ayan, okay na siya, oh. Okay na yan. Tapos, ito, natapos na natin assemble itong ating drawer. Nalistunan ko na rin sa taas. Tapos, tapos na rin yung kanyang mga face frame. Yung face frame sa harap, ayan. Bali, magiging ganyan to. Dito yan. Bali, ito yung pinaka face frame niya. Ayan, ganyan. After natin install yung drawer niya. At ito yung gagamitin natin. Itong ball bearing drawer slide. Ito yun, maganda to. Ayan o. Smooth.
Para smooth yung mga drawer nyo, gumamit kayo nito. Ang brand nito is Dormer. Yan, okay itong brand na to. Maraming beses na akong gumamit ng ganitong brand. At okay naman siya. So, pakita ko sa inyo paano nilalagay ito. So, bali nalagay na natin yung dalawa natin drawer, no? Ayan. Okay na yan. Tapos ito isa, pero wala pa silang handle. Kunin natin yung flashlight. Ayan. Ngayon, reserve ko itong isa para ipakita kung paano ko nilalagay itong drawer slide. Ayan. Unang-una, install nyo muna siya. Pwede siyang install sa gitna, sa taas, o sa ibaba. Either way, pwede yan. Walang problema. Ako pinili ko dito sa baba. Siguro din nyo lang napantay siya dito sa ibaba na to. Tapos kung ito yung harap niya, yung tatapatan ng face frame, ayan, meron siya number 1. Itong pinakabakal niya na yan, yan, lapat dapat dito yan. Dito at saka dito. Ayan. Tapos, kailangan, alam nyo paano siya kalagin. Kasi kakailangan niya siyang kalagin. So, kakalagin natin siya. Makikita nyo meron siyang pin, itong plastic na to. Ibababa nyo lang ito. Tapos, uhugutin nyo ito. Ayan. Diba, natanggal na? Ganun din sa kabila. Tar natin. Uhugutin natin ito. Dito yung pin. Ayan yung pin lock niya. Ayan. Ito naman, pag yung isa pababa, ito naman pataas. Tapos, gulutin natin ito. Ayan. Nakuha na natin. Pwede ganito ang itsura niya. Ayan. Nakaskrew siya dito ng dalawa. Ngayon, paano naman natin siya ilalapat dito? Dali, buksan natin yung ating flashlight. Ayan, bababo. Madilim eh. Kamahala. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko dito, siyempre, itong opening na to, itong height niya, dinivide ko yan doon sa mga drawer natin dito. So, ayan, may guhit na ako. Naka-divide na yan. Pati sa face frame. So, alam nyo na, pag dinivide nyo yan, alam nyo na kung saan nyo ipepwesto yung drawer nyo. Ngayon, paano nyo naman malalaman kung saan nyo ilalagay yung screw nitong drawer slide nyo? Ganito yon. Pagkatapos nyo install ito, ang gagawin nyo, ibabalik nyo lang yung kanyang partner o yung parish niya. Yan. Ganyan lang yan. Ilulusot nyo lang. Tapos, tutulak niya doon. O, pasok na. Ganun lang. Ibabalik niya siya pareho. Mula dito sa may bearing, tsaka dito, ito yung partner niya. Dito niya siya ipapasok. I-slide niyo lang yan. Isa niyo rito, i-slide niyo lang yan. Maglalak yan. Ayun, narinig niyo, nag-click. So, nakalak na yan. Ngayon, para malaman niyo, paano niyo siya i-screw? Paano nyo itatapat itong pag-i-screw nya? Ganito lang yan. Ipapasok nyo dito yung drawer nyo. Ay, by the way nga pala, kung gagawa kayo ng drawer pala, para malaman nyo kung gaano ang ititira yung space,
mula dito sa opening ng drawer nyo, magle-less kayo ng 1 inches dahil ang size nitong mga drawer slide is 1 half and 1 half. So, 1 inches yun. Mas maliit yung gawin yung frame ng inyong drawer ng 1 inches. Kung halimbawa lang, 16 inches itong opening na to, 15 inches lang yon. Dapat maging accurate kayo doon. Pwede kayo maglagay ng allowance na 116 hanggang 18 siguro, pero para sa akin malaki na yung 18. Maglagay kayo ng allowance hanggang 116 lang. Pwedeng saktong-sakto lang. Pero dapat maging accurate yun. Dahil pag lumuwang lang ito ng konti o sumikip ng konti, magkakaproblema na kayo. Either sisikip siya o kaya mahuhulog yung inyong drawer. So, balik natin kung paano natin siya ilalagay. Kung meron na, ako meron akong guhit doon, itatapat niyo lang siya. Himbawa, sige lang. Yan. Himbawa, naglagay ako dito ng allowance. Ito yung ginamit ko. Himbawa lang. Yan. Ayan yung lapis. Kukunin niyo lang yung sentro nito. Itong drawer slide. Tapos, mamarkahan niyo siya dito. Halimbawa, mamarkahan niyo siya. Tapos, tatanggalin nyo na yan. Kapag namarkahan nyo na yung sentro nito, yun din yung sentro ng mga butas para sa screw. So, okay na yan. Ako, linagawa ko na ito kanina, pero dinedemonstrate ko lang kung paano ko ginawa. Ayun yung guhit ko. Gagamit kayo ng eskwala. Eskwalahin nyo yan. Ayan. Eskwalahin nyo yung tanda nyo doon sa gitna ng ano, door set. Pag ginuhitan nyo yan, buhay pambar, guhitan nyo hanggang doon sa likod. Ganun din dito. So, ibig sabihin, itong guhit na to, diyan natin nilalagay yung paparis nitong drawer slide natin. Ito yon. So kung ito yung nasa right, kukunin mo to. Tapos kakalagyan mo rito. Ito yung sa right, install siya dito. Tapos kukunin mo yung left. Mama, ang sure eh. Ito yung left. Kakalagyan mo rin yung left. Mama, ang pag nakuha mo na itong left, dito yan. Itatabi muna natin ito. Ngayon, kailangan natin screwdriver. Ayan. Tapos meron na siya mga kasamang screw. Itong kanto nito, at saka itong edge nitong bakal, eh, ipa-flat lang natin siya. Ipa-flash lang natin. Tapos, maraming butas yan. Mamili na lang kayo. Ako, ginagawa ko dulo-dulo. O kaya banda rito. Dalawang screw nilalagay ko. So, unahin natin sa harap. Dahil meron akong guwit, ipepesto ko lang ito. Tapos, isesentro ko yung guwit dito. Yan, sa mga butas ng kusa ko sa screw. Tapos doon ko sa screw. Balingan nito siya. The Bluetooth device is ready to pair. Yan, iniwanan niyo. So, bali ito yung naging itsura niya, no? Pag naka-install na. Yan, kabilaan. Tapos, pagkita ko sa inyo paano natin siya ilalagay. Sugyan natin itong ilaw, medyo madilim. So, bali ganito natin siya ilalagay. Ipapasok lang natin siya dito. Kamukha ng pinakita ko kanina. Dito. Papasok lang natin siya. Pagkita ko sa inyo. Okay. Balik dito. Dapat okay. Papasok nyo lang siya dito. Ganon din sa kabila. Yan. Tapos, yan. Kung nakapasok nyo kalate, tutulak nyo lang siya. Yan. Dahan-dahan hanggang pumasok. Mag-lock. Good. Sabihin, pumasok na, nag-lock na. Okay na siya nun. Ngayon, pag gusto nyo siya bulutin ulit o hugutin, yung pinya rito, ibaba nyo lang. Yung sa kabila itaas nyo, pwede nyo siyang mahugot. Tapos, ganito ko siya nilalagay ng face frame. Siyempre, ito yung face frame niya. Ganyan. Diba? Ang gagawin ko, maglalagay na ako ng dalawang abang na pako dito sa loob para hindi tayo magpapako dito sa labas. Para hindi siya pangit tingnan. Gagawin ko mag-abang na ako ng dalawa rito sa loob.
Kailangan malapit lang pero huwag siyang tatagos. Ngayon, ang ginagamit ng spacer, halimbawa itong pakong dos, ipapatong ko lang siya dyan. Tapos i-align natin. Kailangan naka-align siya. O pantay siya rito sa mga gilid niya. Yan, halimbawa ganyan. Naka-align na siya, di ba? Gagawin natin yan. Kailangan natin siyang hugutin. So, kailangan, buksan muna natin itong dalawa. Nabuksan na natin yan. Buksan natin itong uksa. Pero dapat hindi nagagalaw ito. Hawakan nyo yan na mabuti. Tapos yung makaabang na tako, ibabaon lang natin. Sample nyo lang, huwag nyo muna pakabaon. Tapos, ayan. Silipin nyo kung hindi gumalaw yung alignment niya. So, in this case, hindi naman gumalaw, di ba? Hindi naman siya gumalaw. So, pugutin natin yan. Nadagdagan na natin ang maraming tako. Mas maganda sana yung screw. Pero wala kang available na yun. Kaya ang gawin natin, sa baba na lang natin siya i-fix. Talagin muna natin siya. So yan, na-fix na natin siya. Ibabalik lang natin sila ulit. Same procedure lang kanina. Dapat katamin sa mga gilid, hindi pa siya nakalain, ikakatamin lang para magpantay-pantay yung gap. Maglagay kayo ng mga at least 1/8 na gap para pagkataga ng kung gumalaw man o bumaba, kaya hindi siya basta-basta sasayad. Yung pinakamaganda kalakas yan. Ganun lang nilalagay yung full extension ball bearing drawer slide. Ayan ang itsura niya. Handle na lang. Tapos yung handle din ng mga pinto natin ang ilalagay natin. So ayan, natapos na natin yung ating base cabinet, ano? Ito na, natapos na natin yung project natin dito. Hanging cabinet, yung tiles, lababo, saka itong base cabinet natin. Pasensya na, medyo masakit lang kaya hindi ko makuha na ng buo. Ayan lang. Sana may natutunan kayo sa videong ginawa natin ngayon. Sana nagkaroon kayo ng idea paano ang paglagay ng full extension ball bearing drawer slide. Ayan, maganda talaga yung full extension. Kaya siya tinawag na full extension kasi, tignan nyo, lumalabas ng buo yung drawer. Diba doon sa mga sinauna, yung mga liston lang, kapatong, hindi mo siya pwedeng ilabas ng buo, mahuhulog siya. Kailangan hanggang kalahati lang ganyan kasi kailangan masalo. Ito, kaya full extension, lalabas talaga siya ng buo. Tignan nyo rito. Ayan, kita nyo. Kalabas talaga siya. Pantay-pantay siya doon. Yun ang kagandahan ng ano ng ball bearing. Tsaka smooth siya, smooth. Meron pa nga mga hydraulic nito eh. Yung mga hydraulic naman, same installation din. Ganun lang din. Kaso yun, pag tinulak mo ng konti, dahan-dahan, siya nang mag-isang sasara. Yan. Pero okay din to. Yan. Mahal nga lang yung mga ano. Hydraulic. May pinto siya kabilaan. Tapos drawer dito sa gitna. Ayos. Ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin.